Good morning and God's Day to all po uli, kapamilya. Monday na naman po. So, ready-ready na po tayo. Mag-pray lang po tayo saglit. Father God in heaven, good morning po. Andito na naman po kami. We ask Lord for the power of your Holy Spirit to be with us as we listen to the message, Lord. Magde-devotion po kami na may makita po kaming katotohanan sa mga salita ninyo, Lord. At tulungan niyo po kami, Lord, na baunin po namin sa buong araw na ito. In Jesus' name, Amen. So, good morning po. Ready na po ba tayo for the whole week? Andito na naman. At dito po sa devotion, sa May 24, ang sabi niya po, the definition of sin. Ang sin, parati po natin sinasabi na naghihiwalay sa atin, nagsiseparate sa atin sa Panginoon. Ito po ang topic natin ngayon. At ang verse po is taken from Luke chapter 19 verse 14. Ang sabi po niya, we do not want him to be our king. Okay. So, buksan po natin ang Luke 19 para mas maintindihan pa po natin. At ito po ay kinuha na verse sa parable of the 10 minas. Alam niyo po yung parang sa Matthew, yung parables of the talents. Tingnan po natin kung ano po yung masishare ni Pastor Max Lucado at i-reveal ni Lord sa atin. So, ang sabi po dito ni Pastor Max Lucado, Jesus gave us a one paragraph definition of sin. Ito po yung nakitang truth ni Pastor Max Lucado. May definition si Jesus Christ ng kasalanan. Pakinig po tayo ha. Sabi niya sa Luke 19, verse 12 to 14, a noble man was called away to a distant empire to be crowned king and then return. Before he left, he called together 10 of his servants, saying, invest this for me while I am gone. But his people hated him and sent a delegation after him to say, we do not want him to be our king. So kung dito pa lang po, nakikita na natin, ano ba yung sin na sinasabi ni Jesus Christ? O pagde-define niya na isang kasalanan? Sabi po dito ni Sir Max Lucado, to sin is to state, God, I do not want you to be my king. Alam ko po na hindi kayang sabihin yun ng isang tao, no? Pero minsan, hindi man sinasabi, ginagawa na lang. Minsan kasi yung sinasabi natin, hindi nakikita sa ginagawa natin. Tingnan nga po natin, talaga po ba na gustong-gusto natin na si God ang maging hari natin, na si Jesus Christ ang maghari sa ating puso at sa ating buhay? I prefer, tapos ito pa po yung usul niya, I prefer a kingless kingdom, or better still, a kingdom in which I am a king. The Bible's word for this is sin. Yun daw po ang definition ng sin dito sa paragraph na to, na ayaw natin si God ang maging king, na kuminsan ako na lang maging hari ng aking buhay. Ano yun? It's my life. Sabi niya, buhay ko to. Wala akong natatapakang iba. Basta, buhay ko to. Gagawin ko kung ano gusto ko. Mga ganong style ba? Mga kamunduhang sinasabi na parang ini-inculcate na sa pag-iisip ng tao na okay lang, wala ka naman nasasaktan eh. Pero hindi po ba natin alam na sa ginagawa natin, kapag sumusuway tayo sa kagustuhan ng Panginoon, sinasabi natin, wala kang pakialam sa akin, Lord. Buhay ko na to. And in that situation, pagka sinasabi natin po yung, we deny God as our Savior. Para bang ako ang maghahari sa sarili ko. Sabi niya po dito, sin is not regrettable lapse or an occasional stumble. Sin storms the castle, lays claim to God's throne, and defies His authority. Yun po, yung wala ng authority si God sa buhay niyo.
dahil katawan ko to, gusto ko kung anong gusto kong gawin, eh, hindi naman ako forever mabubuhay. Yan ang mga sinasabi sa mundo, di po ba? Pero sa totoo lang, kapatid, binili na po tayo ng Panginoon. Sa Kanya po tayo. At pag sa Kanya po tayo, we are God's temple, the living stone. Na nakakahiya na parang yung buhay natin ngayon, inaalay na natin dapat sa Panginoon. Na siya ang may final say sa lahat ng gagawin natin. May final say. Ano bang final say ni Lord sa katawan ko? Ano bang final say ni Lord sa dapat kong ginagawa? Na tinitingala natin siya, na we revere Him as our Lord, the only authority sa ating buhay. Sabi niya, sin shouts, I want to run my own life. Thank you very much. Huwag mo akong pakialamanan. Ganyan. Sin tells God to get out, get lost, and not come back. Sin is insurrection of the highest order, and you are an insurrectionist. So am I. So is every single person who has taken a breath. But, oh, that wonderful word, but. Sikat din po yan sa CHCC. Napaka-blessed na may but. God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Christ died to set the insurrectionist, you and me, to be free. Ay, ang hirap po na ibig sabihin ng insurrectionist. Pero titignan ko po mamaya. Pero po, ang pinaka-importante po na nakita ko dito, yung sabi niya, God demonstrates His own love towards us in that while we were sinners, Christ died for us. Alam niyo po yun, hindi pinili ni Jesus Christ na, oh, ito lang ang pipiliin ko, itong nasyon lang, itong pamilya lang. Namatay siya para sa ating lahat. Pero alam niyo po yun, hindi naman niya po pwedeng pag-insista na, tanggapin mo ako. Kasi lang nga po sabi, only those who will receive and believe in Jesus Christ. Wala pong pilitan to. Kaya nga po hanggang ngayon, naniniwala ako na pinagdadasal pa rin tayo ni Jesus Christ na maniwala at mag-obey sa mga salita niya. Hindi po siya nagsasawa na ipagdasal tayo. Ganun din po yung Holy Spirit. Ganun din po si God the Father. Kaya po napakatagal ng panahon na sinasabi at pinapaprepare ang mga tao. Dahil sa bawat generasyon, mamatay ka man o nandito ka pa, before pa dumating si God, aharap pa rin po tayo sa Kanya lahat. Pero ang pinaka-importante na nandoon po yung faith natin kay Jesus Christ. So yun po yung sinabi ni Sir Max Tocado. Pero po nung binasa ko po yung story ng 10 minus, parehas na parehas po siya halos doon sa Matthew, the 10 parable. Ang sinasabi po ditong king na inaayawan ng mga tao ay parang sinasabi yun ni Jesus Christ na siya yun. Alam mo yung pinadala siya, pero aalis din siya, pero babalik siya. Yun po yung second coming. Ngayon, pero po, lahat tayo binigyan niya ng responsibility. Pero may mga iba po dito na sinabi niya na, sabi niya, yung sa mga tao na yon, sabi niya, ayaw kong maging hari yan. Yan na po yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, hindi na naniniwala sa word ni Lord. Hindi naniniwala na dadating ulit si Jesus Christ. Yung mga nasa isip nila na, ay, ang buhay hanggang dito, drink it and be merry, pagkatapos mamamatay ka, ganun lang. Pero hindi po totoo yun, mga kapatid. Ang sabi nga ni Lord, katulad ng nasabi ni Pastor last week sa devotion, that there is a resurrection dahil nag-resurrect si Jesus Christ. At sabi niya, to those who believe, magre-resurrect din tayong lahat. Pati nga po yung mga hindi naniniwala, makakaharap na din pa rin siya sa final judgment. Kaya po, maniwala po tayo sa sinasabi ng Bible. Dito po, diba sabi niya, yung isa,
talagang kung ano yung binigay sa kanya ng Panginoon. Ano po yung mga binigay sa atin ng Panginoon? Ay napakarami po. Ganun po na tayo katiwala. Tulad nga po ng natutunan din natin sa ibang mga pastors, sa CCF, yung time mo, yung family mo. Diba? Kaya Pastor Peter, sinasabi niya, ano ba yung mga pinagkatiwala sa atin ni Lord? Your time, your life, your family, your influence. Kung magaling ka mag-influence, ba mag-influence ka ng maraming tao. Kapag binigyan ka ng pamilya, pahalagan mo yung pamilya mo. Gawin mong yung design ng Panginoon doon. Sama-sama sa hirap at ginhawa. Kapag ka naman yung oras mo, aba, hindi naman sinabi ni Lord na ibigay mo, dahil si God is a God of order. Kaya alam niya na tayong lahat ay ano, na tayong lahat ay binigyan niya ng oras sa lahat ng bagay, dahil we are chosen at pinagkatiwalaan niya tayo sa mga bagay na yon. Ano pa ba yung family, yung buhay mo. Kaya huwag mo sinasabing buhay ko to, kasi hindi mo lang yung buhay, kapatid. You are bought for a very high price. Pag-aari ka ng Panginoon. Pero alam mo, si Jesus, sinasabi niya yun na parang tanggapin mo na ako. Pero yung pagpili nasa sa atin pa rin. So ito na nga po yung story. Dun sa bigyan ng mas maraming talent o maraming minus na pinagkatiwalaan siya. Kasi alam naman ni Lord kung paano niya tayo ginawa. Kaya pagka binigyan ka ng maraming opportunity, aba eh, i-grasp niyo po yun, kapatid. Pag pinagsinabihan ka o pinadala sa'yo yung tao na may sakit at ikaw ay may pwedeng i-share o pwedeng meron kang pwede kang mag-encourage and everything, bigamitin natin po sa Panginoon. Yung iba, lima lang daw yung talent at meron din isang talent. Pero kahit isa yan, sinasabi nga, napakahalaga po ng kahit na ano na merong binigay ang Panginoon sa atin, dahil ine-expect po niya tayo na gagamitin po natin yun para sa glory niya. Tsaka alam niyo po, sa lahat ng gagawin natin, wala namang sayang ay, kasi nga po, sobra-sobra yung ibinigay ng Panginoon sa atin na kapatawaran para magkaroon tayo ng chance para pumaksama siya sa eternal life, sa forever family. Kaya po yung mga gagawin man natin dito, eh siya pa rin naman po ang nagbibigay sa atin ng strength, ng wisdom. Wala nga po tayong pwede ipagmalaki ngay. Pero ito nga po ang pinaka-malungkot na yun. Kung minsan yung mga binagbigyan ng blessing ng Panginoon, hindi po nagagamit para sa glory niya. Kaya po ngayong araw na ito, tingnan po natin, ako po ba ay naging good steward? Kami po ba ay naging good steward? And recall everything. Ginamit mo ba yung oras mo sa tama? Ginamit mo ba yung buhay mo para sa Panginoon? Ginamit mo ba yung binigay sa'yo na pamilya para mag-glorify kay Lord? Tumayo ka ba para sa Panginoon? Sa mga tao na nakatingala sa'yo at nakikinig sa'yo, ginamit mo ba yung opportunity na yun para maibahagi kung sino ang Panginoon sa buhay mo at hindi ka mahiya? Pero po alam nyo, nakakalungkot. Ito nga po, sabi ni Lord doon sa hindi man lang ginamit yung binigay sa kanya. Sabi niya, then he said to those standing by, take his mina away from, yung talent away from him, and give it to the one who has 10 minas. Sir, sabi niya, yung ano, they said, he already has 10. Sabi niya, sobra-sobra na po yung kanyang kanyang talent na binigay niyo. Sabi ni Jesus, sabi niya, he replied, I tell you that to everyone who has, more will be given. Sabi nga po, kung sa maliit na bagay na pag naging faithful tayo, imposible hindi tayo i-bless ni Lord. But as for the one who has nothing, even what he has will be taken away. Kaya nga po, parati yung sinasabi sa mga anak ko,
nakita, si God talaga nakikita niya ang lahat. Kaya kung gusto mong i-bless ka ni Lord, maging responsible ka. Lamute, kwento ko po sa mga anak ko, noon nakatira tayo sa isang kwarto, nag-aano tayo sa isang kwarto lang, hanggang sa nung ano, medyo nagkaroon ng konting part na ng sala and CR and kitchen. Pero talagang maliit po yun. Tapos, alam niyo po yun, yung sa blessing pa lang ng buhay. Pag nakita ni Lord na marami pa po kami pinagdaanan nun, pag nakita ka niya ng responsible, ay, kaya niya na to. Bigyan ko na mas malaking portion na ng bahay kasi ano eh, responsible yan. Dahil gusto ni Lord, yung blessing niya, inakalagaan natin. Kahit din po sa mga may trabaho. Pagka kahit anong trabaho mo, sabi mo man, ito lang yung trabaho, very menial. Pero pag nakita po niya na ikaw ay responsible at nakikita ng mga tao yung pagiging responsible mo, pinapahalagahan mo yung pagkatao mo, yung pangalan mo, at lalo na pangalan ni Lord sa buhay mo, mas lalo po tayong ibibless ni Lord ng mas malaking responsibility. Yun lang nga, talagang malaking responsibility. Dahil sabi ni Lord, kakayanin mo na. Kahit sa family. Kaya nga po tingin ko, si Mami Lenny, 10 po kami magkakapatid. Siguro sabi ni Lord, tsaka si Daddy Lito. Siguro sabi ni Lord, itong dalawang to, very responsible itong mga to. Hindi man po tayo perfect, tama po yun, hindi tayo perfect. Pero we are called to be faithful. Nakita po ng Panginoon na, kaya ni Manolito Rillera at ni Lenny Rillera ang magkaroon ng 10 anak. At magkaroon ng maraming apo. 20 plus na po ang mga apo ni Mami. Bakit? Nakita ko po na kung si Mami at si Daddy ko po talagang unang-unang tinanim nila sa amin, si God. Tapos yung character of humility, tapos discipline. Yun po, matindi po ang tatay ko doon sa love and discipline. Pero tingnan nyo po, alam po ng Panginoon. Kaya po, pag binigyan kayo ng mga anak, gift po yan ng Panginoon. Dahil may tiwala ang Diyos sa inyo. Hindi ko naman sinabi pag wala kayong anak, hindi kayo pinagkakatiwala ng Panginoon. Baka po kayo magkakaroon ng mas maraming mga anak, spiritual babies, spiritual family. Di po ba? God knows what is best. Kaya nga po dito, pinapakita na maging responsible tayo sa kung anong binigay ng Panginoon. At yung paghindi natin at hindi pagpaniwala o hindi natin pagpasa ng katotohanan sa mga susunod sa atin ay napakalaking kasalanan. Sabi niya nga po dito, diba sabi niya, take it away. Sa Matthew po sabi niya, i-cast out mo siya, hindi siya pwede dito sa akin, sa kaharian ko. Pero ito po, sabi niya sa verse 27 ng Luke chapter 19, but those enemies of mine, yun po yung mga hindi siya gusto maging hari, is kinukonsider ng Panginoon na sila ay mga kaaway niya. Enemies of mine who did not want me to be the king over them, bring them here and kill them in front of me. Grabe po yung judge. Si Jesus po magaling magkwento sa mga parables. Pero po, totoo po yung mga sinasabi niya. Kaya nga po, isa po sa pinaka grabing kasalanan ay yung sabihin mo o sabihin natin na hindi ako naniniwala sa Diyos. May it not be a word na malalabas sa ating mga bibig. Dahil God, sabi nga, pinakita na ni God ang lahat. Wala na tayong maku-question doon. Kaya po, keep on praying for people who do not believe in Christ as our Lord and Savior. Hindi niya ina-accept na hari ng buhay. At kahit po tayo na hilingin natin sa Panginoon na mula pa sa day na kinakilala natin siya, na tayo ay maging faithful sa kung anong binigay niya sa atin. At maging faithful po tayo. Na ipaglandakan siya, dahil will po ni Lord yun na utos niya yun na i-share natin siya, make disciples of every nation. Kung sino siya talaga. Dahil trabaho po natin yun, mga kapatid.
Kaya po, mag-umpisa tayo sa pamilya natin, sa mga anak natin. Naku po, huwag po natin kakalimutan na itanim talaga yung word ni Lord sa kanilang mga puso. Dahil ina-expect po ni Lord yun. Dahil darating po tayo that we will give an account to God the Father, to Jesus Himself, kung anong ginawa natin sa anong binigay niya sa atin. Kaya nga po mga kapatid, may this day be a day na talagang si Jesus ang hari natin at to give our best whatever we do as our worship to Him. Maraming salamat po at good morning po sa lahat. Pray na po tayo. Lord, alam po namin na kayo po yung Diyos na nag-create sa amin at kilalang-kilala niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Andito po kami, Lord, kinikilala namin kayo, Lord, na aming hari, ang hari-hari ng aming buhay, tulungan ng aming family, Lord. Lord, help us, Lord, na hanggang huli, Panginoon, we will claim that in our hearts, Lord. Lord, tulungan niyo po kami. Kung kami man po ay mga magulang, kapatid, auntie, lola, o kahit sino man po kami na kinreate ninyo, help us, Lord, to be responsible, Father God, for the gift that you have given to us. Our life, our time, our talents, Lord God, yung blessings ninyo sa amin, Panginoon, especially sa aming mga pamilya, Father God. Bilang isang mamamayan, bilang alam isang anak mo, help us, Lord God, to give our best na pagdating ninyo, Lord, you will welcome us all into your kingdom. Help us to be responsible, Lord God. Help us, Lord, to glorify you in everything we do, to be the light and salt of the world. Maraming salamat po, Lord. We claim, Lord God, that this day is another victorious day dahil kasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat po. Please pray in the most powerful name of Jesus. Amen. Good morning po!